God's Day po, kapamilya! Welcome po uli sa ating daily devotion. So, before po tayo mag-start, mag-hello po muna tayo kay Lord. Sige po. Father God, good morning po uli. Andito na naman po kami mga anak ninyo na humihingi po ng time nyo, Lord, ng oras nyo. And seeking your word, Lord, para sa amin sa araw na to. Using po yung devotional book from Pastor Max Lujado. May you enlighten us, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ready na po ba tayo? Ang title po natin sa araw na to is Unlikely Witnesses. Oo. Pag po ba tayo titignan ng mga tao, pagdududahan po ba tayo na karapat-dapat ba yan na maging witness ni Jesus Christ? Tingnan po natin, sabi ni Pastor Max Lucado. Ang verse po natin ay nanggaling sa Matthew 10, verse 18. Sabi niya po, "You will be brought before governors and kings as witnesses to them and to the Gentiles." Napakabigat po naman nito, no? Ang pupuntahan niya, hindi basta-basta, gobernador, mga hari, at sa mga Gentiles, yung mga hindi naniniwala kay Jesus Christ. Considered nga po tayo ng mga Gentiles, hindi tayo mga pinili, pero God's grace, andyan po si Jesus, na open na po ang salvation to anyone. Di ba ba sobrang blessed tayo nun? So ito po ang sabi ni Pastor Max Lucado. They don't look like much. The tall one in the corner, that's Peter. So pinag-uusapan po nila dito si Peter. Galilee thickened his accent. Fishing nets thickened his hands, kasi nga fisherman po siya. Stubbornness thickened his skull. Matigas ang ulo daw po nitong si Apostle Peter. And his cronies, yung mga kaalipores po niya, na parating niyang kasakasama, syempre ang kanyang kapatid, si Andrew, si James, si John, and Nathaniel, never traveled farther than a week's walk from home. Ibig sabihin po, hindi sila ganun kayayaman na umaalis ng iba-ibang bansa, ganyan. Nandun lang sila, malapit lang sila sa bahay parati. No formal education. Hindi sila ganun ka well-educated na mga tao. In fact, what do they have? Ano nga bang meron sa mga taong to? Humility? Question mark? Sabi niya. They jockeyed for cabinet position. Naalala niyo po, ito yung si James tsaka si John, yung sinasabi niya, sino yung magiging nasa right hand mo, Jesus? Dapat ako. Tapos, kung hindi naman siya sa left mo, ha? Parang nag-uunahan sila sa position. Sound theology? Magaling po ba daw sila doon? Peter told Jesus to forget the cross. Pero yun, naalala niyo po yung sinabi ni Jesus sa kay Peter, "Get away, Satan," sinabi niya, na yung sinabi yun ni Peter sa kanya. Sensitivity? Question mark? John wanted to torch the Gentiles. Ito naman po yung story nung si James and John, yung nagpipreach sila sa mga Gentiles, pero hindi sila pinapakinggan. Sabi niya, "Lord, kidlatin mo nga itong mga to." Ganun po sila ka-insensitive. Loyalty? Loyal ba sila? When Jesus was arrested, they all ran. So, ano po nakikita dito sa mga taong ito, sa Apostle Peter, kay James? Matigas ang ulo, hindi sila humble, wala silang mataas na pinag-aralan, hindi sila sensitive, hindi pa rin sila loyal. Kaya po yun. Ayan, sabi po dito sa third paragraph. Yet look at them 6 weeks later. Ito na po yun after nung yung resurrection ni Jesus Christ. Crammed into the second floor of a Jerusalem house, wondering what in the world Jesus had in mind with his final commission. Pero sila ang binigyan ng mission ni Jesus Christ. You will be my witnesses.
Matigas po ba ang ulo nyo? Minsan mayabang po ba rin tayo? Minsan po ba wala rin tayong kaalam-alam kung ano sa mga theology na yan? Hindi po ba tayo nakapagtapos ng pag-aaral? O minsan po ba tayo ay magagalitin, hot-tempered? At minsan hindi rin tayo loyal. Pero naniniwala po ako na si Jesus Christ, kung sinabi niya po ito sa mga apostle niya, na may kapalpakan, pero sa mga huling sandali, pinagkatiwalaan pa rin ng Diyos. Naniniwala po ako na when you receive Jesus in your heart, hindi man po tayo perpekto, may kapalpakan man po tayo. Nagtitiwala pa rin siya sa atin. At sinasabi niya po sa atin ngayong araw na to, "You will be my witnesses." You uneducated and simple folk will be my witnesses. You who once shouted at me in the boat. Di ba po yun malakas yung storm? Tapos sabi na, "Jesus," natakot sila dahil tulog na tulog si Jesus. Tapos pinagsisigawan siya na nanginginig sila dahil magsisink na yung boat. Mga veteranong fisherman po itong nga to. "And doubted me in the upper room." Di ba po si Thomas, si Apostle Thomas, ganun? Siguro yung iba hindi lang nagsasalita, pero nagda-doubt din sila. Siguro si Apostle Thomas lang yung malakas ang loob na sabihin na, "Di ako maniwala pag hindi ko nakita yung nail sa kamay ni Jesus Christ." They will be my witnesses. Nag-doubt na din po ba kayo sa Panginoon minsan? Katulad ni Thomas? O may time po ba na parang hindi kayo naging stable sa buhay nyo at sumigaw ko na rin kayo sa Panginoon? "Lord, tulungan mo ako dito, hindi kita makita." Sabi ni Jesus, "You will be my witnesses. You will prehead a movement that will explode out of Jerusalem and spill into the ends of the earth. You will be a part of something so mighty, controversial, and head-spinning that 2 millennia from now, a middle-aged red-headed author will type this question on his laptop." Sila po yun. Kaya umabot hanggang kay Pastor Max Locado yung question na tinype niya sa laptop niya. Dahil sa kanilang mga matigas ang ulo, hindi nakapag-aral, minsan mayabang, doubtful, walang kaalam-alam sa theology, minsan insensitive, hot-tempered, at hindi loyal o naging unfaithful. Sabi ni Jesus, dahil doon po, umabot ng ilang millennia hanggang sa ating at this present time. Ang question, does Jesus still do this? Ako po naniniwala. Does he still use ordinary people as his witnesses? Ako po naniniwala. "You bet," sabi ni Pastor Max Locado. "The only real question is," ito po yung tanong, "will you witness?" Ipagmamalaki niyo po ba ang Panginoon? Sasabihin niyo po ba na kailangan na lang Panginoon sa kanilang buhay? Hindi nyo rin po ba siya ikahihiya? Papagamit po ba tayo sa Kanya, sa Panginoon, bilang mga anak niya at adopted children? Grabe po yung tiwala ng Panginoon sa atin, no? Minsan nga, mas tiwala pa ang Panginoon sa atin kaysa sa mga magulang natin o kamag-anak natin. Pero alam niyo po mga kapatid, wala naman po tayong dapat
pasayahin na iba kundi ang Panginoon lang. Kaya po pagka sinabi ni Lord, ipagmalaki mo ako, ipagmalaki niyo siya. Pagsabi ng Panginoon, i-share mo ako, i-share niyo siya. Kahit na ano, kahit papaano, sa way at kung papaano kayo pinagginawa ng Panginoon. Nakakatuwa nga po, minsan, di ba, kung ini-question na sabi natin, Lord, hindi naman ako marunong eh. Parang po ako talaga, hindi naman talaga ako marunong. Pero pag sinabi po ni Lord, yun po yung puso natin, yung titignan niya. Tsaka po yung, hindi nyo napapakailaman kahit anuman ang sabihin na ibang tao sa inyo, basta ang susundin nyo lang, yung si Jesus Christ, yung sinasabi ni Lord na gawin ninyo. Hindi man matouch lahat ng tao, meron siyang gagawin. Sabi nga po ni Lord, di ba, hindi babalik sa kanya ang kanyang mga salita na parang walang nangyari lang. Meron nangyayari sa buhay ng tao. Sa bawat salitang nalalaman natin, nauunawaan natin, merong gagawin ng Panginoon. Kung nagtataka po kayo, tinawag ba talaga ako ni Lord? Gusto ko lang pong i-share yun na basa ko po dito rin naman kay Sir Max, ay, kay Sir Ed Silboso sa Prayer Evangelism na book. Sabi po niya dito, sabi niya, as yung una po dahil alam ko at naniniwala na chosen nga tayo eh. Pinili tayo ng Panginoon kahit na ano tayo, kahit hindi tayo yung pinakamatalinong tao o pinaka-influence, nakaka-influence na tao, pinili ka ng Panginoon. Minsan, pag pinili ka, you have to lead, you have to stand for God. Huwag kang mahihiya. Tapos, ang tinake note ko po dito, sabi ni Sir Ed Silboso, if God has exalted you and place you in a position of leadership, or in this case, as witnesses of Jesus, then you need to do what God has equipped you to do. Gawin mo lang. Tapos sabi pa niya, none of us would be considered the best choice for the job at hand. There is always someone else who is better qualified. Totoo po naman, di ba, pagka sasabihin sa inyo na, o ikaw mag-pray, parang sasabihin mo, oh, mas magaling siyang mag-pray sa akin. Parang mga tuturuan mga tao, gano'n, nahihiya, nasa-shy. Pero may mga false humility po pala yung gano'n. However, sabi niya, however, ito po, take note nyo ha, we became the best choice the day God chose us. Let us walk according to His calling. Maaring may papadala po ang Panginoon sa inyo ngayong araw na to. At naniniwala po ako na hindi naman tanga si Lord para padala niya yung mga taong yun. May pinapagawa po siya sa inyo, kapatid. Be God's witnesses. Stand on His words and promises. At saka po yung with all your heart na with conviction na sabihin nyo sa kanila na totoo ang Panginoong Jesus at siya lang ang the only way, the truth, and the life. At wala na ibang makakapagligtas pa sa atin kundi siya lang. Tandaan nyo po yun ha. We became the best choice to witness. Yung job is to witness the day God chose us. Let us walk according to His calling. Hanggang dun lang po. Nawa po makapagbigay po yun ng word, Lord, na magbibigay sa inyo ng lakas ng loob at kapal ng muka para tumayo sa Panginoon. Sige po, pray na po tayo. Father God in heaven, salamat po na yung tiwala nyo sa amin, hindi namin maintindihan kung paano nyo po kami pinagtitiwalaan ng sobra-sobra. Pero salamat po, Panginoon, dahil
pinili nyo kami. At alam po namin, Lord, na hindi lang po hanggang doon na pinili kami at naniniwala kami sa inyo. As part of your forever family, Father God, we believe with all our hearts that we also have our responsibilities now to share Jesus as our Lord and Savior. Kaya nga po, Lord, sa araw na to, lahat po kaming nakakakinig ng salita nyo ngayon that we are your witnesses, that you have equipped us, Lord God. Help us, Lord, by the power of your Holy Spirit, to stand proud and to stand tall that Jesus is our Lord and Savior. At nawa, Panginoon, by your power and by your grace and mercy, draw other people to you, to Jesus. Maraming salamat po, Lord. Be with us today. This we pray in the most mighty name of Jesus. Amen. Good morning! God's day po!